formally open the class. Ako po si John Moran. Ako po ay isang senior artist teacher ng PETA. At ang ilan ko pong mga naging produksyon ay Rock of Ages, Tagutaguan, Nasa Anong Buwan, Care Divas, Three Stars and a Sun, and William. So those are some of my shows. Mayroon pa yung Galileo, Batang Rizal, Lola Basha, and ayan, and Ismailet Isabel. Sinabi ko na lahat, actually. At ba tayo nandito ngayong hapon na ito? So katulad nga ng ating mahiwagang caption, dalawang projects po. So una is yung ating no-show eco bag from old t-shirts. And then the next one is our DIY face mask. Yun medyo may sewing involved. Una, it can be done by almost everyone. So if you're looking for a project as a family, you can actually do this. So, syempre, ang ating star, ang star ng Pasko, hindi po hamon, star po natin ay ang ating old t-shirt. Pinili ko to kasi una, hindi na maganda yung fit sa akin, no? So, para na siyang rash guard. Interesting din yung print. Magandang ma-recycle into something that I can use every day. So, an old t-shirt and some scissors. If you have fabric scissors, yun yung maganda. Pero dahil naka-quarantine tayo, hindi naman ako nakalabas para bumili ng fabric scissors. So, ito ang scissor ko. And then, you can also get some ribbons at home. Kung meron kayo mga lumang ribbons. Kung meron din kayong mga designer, brand na ribbons, why not coconut? Pwede natin gawitin yun. Pero yung sa akin, kamuning. Mga leftover stock. Kung meron po kayo na mga... yan. So yung mga parang embellishments sa mga sequins and stuff. Ayan. Sana po yung t-shirt ay yung cotton. 100% cotton or cotton blend. Huwag po yung dry fit. Kasi medyo iba po yung make ng fabric. So cotton shirts are best. Sewing kit, if you have one. So yeah. Beauty vlogger. Cardboard. Mamaya explain ko kung para saan yung cardboard or anything na medyo matigas para pang pattern natin. Mga punda na hindi nyo na ginagamit. Ayan. So we're gonna start with a no-sew tote bag. So para ito sa mga tao na hirap magtahe, which ako po ay isang taong hirap magtahe. So I hope you guys have your materials ready. Okay, so you have your shirts. So the first thing you have to do is tupin natin siya sa gitna. So like this, like half. Okay? And then, we're going to cut off the sleeves para yun yung magiging parang handle ng ating eco bag. So, this part, no? So, we're gonna take out. Hindi nyo naman kinakailangan maging particular kung malapit siya dun sa seam or what. Kayong bahala. Pero not too big para mas malaki yung area ng lalagyan kesa baka kasi maging puro butas lang siya. So, malalaglag din yung mga paninda na binili niyo sa gilid, di ba? Okay. So, meron kayong ganyan. Ngayon, at any point, kung nalungkot kayo na ayaw niyong gawing eco bag yung t-shirt niyo, edi meron kayo sleeveless. So, balik lang natin siya ulit sa ating pagkakatupi sa gitna. Ang next natin gagawin is to cut out the collar. So, baka pwedeng other side nyo siya itupi para nakalabas yung collar. So, make sure nakalabas yung tag para nakikita nyo yung shape. So, pwedeng yung collar yung maging guide natin kung saan tayo gugupit. Ayan. So, the collar's gone. So, you will have something like this. So, ilalatag nyo siya. Ang gagawin natin is you'll measure yung ilalim. Okay? So, i-measure natin siya from the ilalim. Kung gano'n yung gusto kalalim yung bag, yung depth niya. Okay. So, pagpalagay na natin na yan. So, ito yung matitira sa ilalim. Okay? So, once nagawa nyo na yun, pwede nyo siyang i-mark. So, you can mark it kung hanggang saan lang yung inyong gugupitin. Okay? So, from the top,
to the bottom, i-make sure nyo kung hanggang saan lang yung lalim ng bag. Gagawin po natin, gugupit tayo ng vertical lines. So, strips. Okay, magsasample muna ako para makita po nyo. Yan. So, ang ginawa ko, yan, gumupit ako ng mga vertical strip sa ilalim. So, pupunuin po natin siya hanggang dun sa kabilang side. Tip lang po siguro, pwede kayong gumawa ng marami nito para iba-ibang bag. Siguro, mag-assign kayo ng bag per item para mag-iwas ng cross-contamination. So, at this point in time, dapat meron kayo ganyan. So, meron na kayong strips, right? So, basically, after this, ang gagawin natin is, meron kang front and back strip, right? So, ang gagawin lang natin is, ibubuhol lang natin yung harap at likod na strip together. Okay? Buhol. I-double knot po natin para secure. Okay? So, you'll have something like this. Front and back. Buhol lang natin siya together. So, once you're finished with that, we are done. So, this becomes your bag. So, pwede siyang i-stretch ng konti. So, now you have your bag. Kung ngari, ayaw nyo nung may fringe sa ilalim, pwede nyo baliktarin yung bag nyo. So, there. So, this becomes, wala siyang fringe. So, you have just a plain tote bag or eco bag. So, you get two bags in one! Amazing! Pwede nyo siyang lagyan ng embellishments. Meron din akong ginawa beforehand. Ayan siya. So, may fringe din. So, pag binaliktad ko, wala na rin siyang fringe. Pero ang ginawa ko, yung mga excess from the sleeves, ginawa kong parang ribbon dun sa handle. Actually, pwedeng ways of using this. So, I'll step back. So, pwedeng ganyan. Pwede nyo rin siyang hawakan ng over, tas isa lang. Ganyan. Actually, pwede nyo lagyan yung dulo ng bag yung mga ribbons para mas mahaba yung fringe, para mas may style siya kung gusto niyo lang. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yay! Good job everyone. Let's move on to our second project, which is our DIY face mask. A lot of people parang are saying na no use naman actually to create your own mask kasi hindi naman nagpo-protect and all that, ganyan. Mga nabasa kong articles online saying na actually, we have to protect ourselves. So, I think it's better than nothing. You know? Parang it's better than just going out and wala tayong kahit na anong protection. Una, hindi na tayong gagastos. Ma-entertain tayo. Plus, you can customize your own face mask. And you can also give it as a gift to your family, your neighbors. At ang gagamitin nating materials dito ay ang ating old t-shirts pa din. Plus, mga lumang punda na hindi na natin nagagamit. So, yung sleeves na ginupit nyo kanina sa inyong shirt, pwede nyo na yung actually gamitin nyo dito. Para hindi na kayo gumastos. Gamitin natin yung ating mga ginupit na sleeves. Kasi cotton naman siya, di ba? Gumawa ako ng pattern sa cardboard para ma-trace ko dito sa aking cloth. Yung shape niya ay ganito. Isipin nyo para siyang base. Parang pag ganon. The first step is to trace it over your shirt. Pag nag-trace po tayo, actually, lagyan po natin siya ng alawan sa paligid. Imagine, this is your cloth. So, this is the pattern natin. Na-trace natin siya, di ba? Yan, na-trace natin siya. Pero, gugupitin natin siya outside of the line. So, mga 2 centimeters. Ala, dalawa. Okay lang. So, dalawa naman talaga yung gagawin natin. So, parang magiging ganyan siya. Ayan. So, dapat, pag ginupit niyo yung cloth ninyo, ganyan siya.
may trace pero may allowance tayo. This is the first piece. So once you have this on your cotton cloth, so you have cotton cloth 1. Okay? Gagawin natin, iti-trace natin siya ulit pero sa ating punda. Okay? So yung punda doble naman yun, so gugupitin natin siya one side lang. Iti-trace siya sa punda. Pag na-trace sa punda, ganun din. So technically, may dalawang piraso na tayo ng tela. Gagawin natin, itutupi natin yung tela dun sa line. Okay? So parang magkakaroon lang tayo ng parang seam. So pagkatahi na ganyan, so ito, itutupi nyo siya. Right? So itutupi natin siya. So tatahiin nyo siya along this line. Basically parang ganyan. And then we'll do the same dun sa ating isa pang cloth. So may dalawa na kayong piece ng cloth na naka ganyan, right? Ang gawin natin is ipagpapatong na natin siya. So kailangan magkaharap yung tupi. So yeah, so papapatong natin siya. Okay? So pag napapatong na natin siya, ang gagawin nyo, lagyan nyo ng aspile or ng pins. Say, yung mga pins or karayom para hindi maghiwa-hiwalay yung buong structure. So you'll end up with something like this. So baliktaran. Pangit talaga yung pagkakatahi ko, guys. Sorry. So dalawang piece ng cloth. So yung outer piece ng cloth is the punda. The inner cloth is the cotton. So i-aspili muna natin siya. Tapos saka nyo siya tatahiin together. Pero hindi nyo po siya fully itatahi. Ang una po nating isasara is ang ating taas at baba. So once na natahi nyo na yung inyong up and down, it's time to create the ribbons. So you take the punda. So what we'll do is, hahatiin natin ito ulit into half. Hahatiin lang natin siya nang hahatiin hanggang sa we end up with a strip na ganito ka lapad. So I think this is like 2 inches wide na cloth. So we should end up with something like this. Standard size to ng unan. So hindi nyo kailangan magsukat. Next, hahatiin natin siya into 2. So we have 2.5 inch strips. So this will be 2 straps equivalent. The way kung paano natin siya itutupi ay ganito. So ang pagtupi ng strap ay, so itutupi nyo siya sa gitna, tapos itutupi ulit siya sa gitna. Ganyan. Pag nagawa nyo na yan, final ay isa pang tupi. So kung titignan nyo, may heart. Ayan. At yan yung magiging strap. Para mag-keep siya ng shape niya, ipipin nyo siya. Tapos tatahiin natin siya. Gagawin nyo rin siya sa kabila. Pag tinahiin na natin siya, it will end up like this. Something like this. So yan. So yan pa rin yung heart. So tinupi natin siya. It will end up like this. To close out the strap, ito po yung ating itatahi. Natatawa ako. Wait, napipressure po ako. Naipasok yung aking sinulid. Yes! I'm so good. Successful. Again, isasarado natin yung dulo by tutupi po natin siya once. Yan, yan po ang pagtupi. So natapos ko na siya. So yan, tinahi ko na siya nang nakatupi. Diba yung gilid, butas? Ayan o, so butas po siya. Kasi doon natin ilalagay yung strip na nagawa na natin. So ginawa ko na rin siya kanina. So tatahiin na natin siya ngayon para isara. Tapos yung kabila. And then, we're done with our DIY mask. Actually, excited na rin ako sa kalalabasan. Oh, nasarado na natin yung kabilang side. Para tapusin natin ang tutorial na ito, gagawin ko naman yung kabilang side. Ayan, sa wakas mga kaibigan! Ito na po ang ating DIY face mask. So again, yung nasa outer po ay yung punda, nasa inner ay yung cloth. Ayan! So, yan ang ating mahiwagang DIY face mask. Actually, option nyo pala guys is you can actually insert a carbon filter if you want para mas protected. Ngayon, pwede nyo siyang embellish. Pwede nyo siyang lagyan ng embroidery. Pwede nyo rin siyang lagyan ng buttons or yung strap. Actually, pwede nyo palitan ng ribbons. So, yan. So, this is our DIY face mask. Ayun! So, yun po yung dalawang projects natin. Pwede ito na yung ensemble yung pagpupunta kayo ng palengke. O, diba? And these are all from old t-shirts or stuff that you can find in your home. And with that, dito po nagtatapos sa ating online class, sa ating do-it-yourself or design-it-yourself na eco bag
and face mask. So just a few reminders for everyone. Let's continue being creative. Let's channel all our emotions, our anger, our fears, our happiness, our frustrations into something positive, no? Positive action and something creative. These are one of the options that you can do among the many others na na-present ng ibang taga-PETA. Please, please, please post your creations online. So if you can tag PETA. So we have our Facebook page and we have our IG and our Twitter at PETA Theater. You can also do that. So again with that, muli ako po si John Moran na nagpapasalamat po sa inyo na sinamahan nyo ako ngayong hapon na ito. Happy crafting everyone. Salamat po. Love and light to everyone.